ng PNP na maximum tolerance ang kanilang pinairal kahapon ng magkagulo sa Makati City Hall. Pinag-aaralan naman ng isang opisyal ng pulis na kasuhan ang vice-presidente dahil sa naging paghamak umano sa kanya. Nakatutok si Oscar Oida. Ito ang sagutan ni Vice President Jejomar Binay at Chief Inspector Gideon Ines Jr. at ilang pulis na nakaposte sa Makati City Hall noong Lunes ng gabi. While I was managing my frontline, Vice President arrived. Then he confronted me. So while I'm talking with him, bigla niya akong I was collared and he pushed me more or less 20 meters away from our front line. Then after that, nagkaroon ng eruption, ng commotion. And then yung mga security personnel niya, they started box. Dinibdiban ako. Then na-experience ko rin yung konting threat. Yung ipapatanggal daw kami sa service. Pati yung babae na nasa front line na itulak din. Sabi niya, opo. Huwag mong tumasok. Pit! Opo. Gagago ko na kami bukas na kami. Kaya rin, sir? Wala po tayong sinasabi naman kayo. Wala sa sinasabi ko lang kayo. Opo. Si Senior Superintendent Elmer Hamyas, samot-saring panlalait daw ang natanggap kay Binay. Kung totoong ang tingin daw ng Vice Presidente, ay isa siyang masamang pulis. Para saan daw ang papuri na ipinadala nitong liham noong 1999, noong MMDA Chairman si Binay at siya naman ay MPD Police. Sinasabi rito, if there were more of your kind in the police service, I'm sure that our country would be such a peaceful place to live and work in. Pinag-aaralan na raw ni Hamyas na kasuhan ang Vice Presidente. Handa raw siya sa maaring kalagyan ng kanyang karera sakaling manalo si Binay sa 2016. Whatever will be, kesera sera. Pero di naman daw papadalos-dalos ang pamunuan ng PNP. Sa mga sandi nito, abala raw sila sa pangangalap ng ebidensya at impormasyon para matiya kung sino-sino mga dapat kasuhan at kung ano mga kasong dapat isampa laban sa mga ito. Pero sa mga video pa lang daw, makikitang ipinatupad nila ang maximum tolerance. We would do everything and anything not to escalate anymore any of the emotions. Nakita nyo yung ating mga police never advanced. They just covered themselves. And I really laud all our men for exercising such restraint. Wala naman daw nakikitang mali ang Commission on Human Rights sa ikinilos ng mga pulis at kung sa planong legal ng PNP. That's their right, although of course it's part of their functions, diba, to operate as keepers of the peace. But if some of them feel aggrieved, yes, sure, they can file with the appropriate authorities on the proper cases kasi unruly na yung behavior ng mga ibang tao doon. Itinanggi naman ng Head of Security ng Office of the Vice President na nananakit sila ng mga pulis. Tiniyak lang daw nila ang seguridad ni Binay at handa rin daw sila mag-cooperate sa imbestigasyon. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.